Tiniyak ng Philippine National Police na wala silang namomonitor na banta ng terorismo sa Metro Manila. Sa gitna ng pagkalat ng umunoy police memo tungkol sa planong pag-atake raw ng Maute Group sa Kamaynilaan. Balita hati ni Marie Sumali. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagbabala, posible o manong mambomba ang ISIS Maute Group bilang pagganti sa operasyon ng militar. One of these days, he said they will conduct bombing. What did you mean by this, sir? Itong IS, I'm not talking of anybody else. Yes, sir. Well, it could start in Mindanao. Kasi dyan sila, a lot of Muslims there. Hindi raw ito naiiba sa nangyayari sa ibang bansa. Pero pagtitiyak ng Pangulo, nakatutok ang gobyerno sa mga banta. I will deal with him harshly. Gait naman ng NCR Police Office, hindi Metro Manila ang tinutukoy ni Pangulong Duterte na posibleng maging target ng mga pagpapasabog. Kasunod ito ng pagkalat ng memorandum na nagsasabing nasa Maynila na umano ang ilang miyembro ng Maute Group at nagbabalak na umatake sa matataong lugar. Nirelieve na ang opisyal na nakapirma rito. Hindi raw verified ang laman ng memo. Wala raw dapat ikabahala ang publiko. Metro Manila is still very, very safe. We want to assure the public na very safe ang Metro Manila. We go on with our normal lives. No? At huwag tayong maniwala dun sa mga kumakalat na sa mga news sa social media, because these items or this information are all for validation pa. Hindi pa po ito mga validated at confirmed information. Hindi naman ikinailan ng NCRPO na posibleng may mga taga-suporta ang Maute sa Kamaynilaan, lalo't dito nakakulong ang mga magulang ng Maute Brothers at ilang pamiyembro nila. Bilang pag-iingat, sunod-sunod na ang meeting ng mga pulis, security heads at managers ng mga mall. Naghigpit na rin ang seguridad sa mga matataong lugar. Sa Clark International Airport, ipinatutupad na ang Code 2 o ang mas mataas na antas ng seguridad. Bukod sa pagdaragdag ng mga nagbabantay na pulis at K-9 units, mas masusiring sinisiyasat ang bawat pasahero. Dahil dito, asahan na raw ang mas mahabang pila ng mga pasahero sa mga susunod na araw. Mas istrikto na rin daw ang immigration officers sa NAIA, lalo na sa pagsala sa mga dayuhan. Iniutos na ni Immigration Commissioner Jaime Morente ang pagtatalaga ng intelligence agents na tutukoy sa mga pinagsususpetsahan terorista. Hawak na raw nila ang mga pangalan ng libu-libong suspected international terrorists. Pero kahit wala sa listahan ng isang dayuhan, kung questionable naman ang dokumento nito o kaduda-duda ang dahilan ng pagpunta sa Pilipinas, pababalikin agad siya sa kanyang pinanggalingang bansa. Magpupulong din ang mga foreign minister ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia kasama ang mga matataas na security at intelligence officials para mapag-usapan ang mas maigting na pagtutulungan ng mga bansa laban sa umunoy pagbuo ng mga terorista ng operational bases sa Southeast Asia. Nitong Lunes, inilunsad din sa Indonesia ang joint maritime operations ng tatlong bansa para masupil ang transnational crimes at terorismo sa Sulusi. Mariz Umali, GMA News.